Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Coach Eman. For today's video, mag-aaral tayo ng E4 and then against perk defense. So, ang perk defense, ano siya? Related siya sa Sicilian setup, related siya sa modern defense. So, importante to eh, kasi limbawa kahit mag D4 ka, may makakalaban ka namang King's Indian. Kapag E4 ka, may makakalaban kang perk. Kapag ka E4 ka, pwedeng mag-modern defense sa'yo. So, ang video na to ginawa natin para makagawa ka ng transposition kung paano talunin yung setup na to. So, para to sa positional at para dun sa atakador. Okay. So, simulan na natin. So, ang reference natin, nagsisimula tayo. Mag-start tayo syempre sa E4 kasi nga white tayo. Tapos, ang kinuha nating reference ngayon is si Garry Kasparov from Russia. And then, Veselin Topalov, kung tama pag-aaralala ko, sa Bulgaria siya. So, pare Super Grandmaster, 2812 and then 2700. So, isa to sa mga immortal game na dapat alam natin, ano. Na siyempre, ito, tinira ng mga Super GM. So, trusted na to mga linya na to. So, E4, D6. D4, Knight F6. Isa sa ugali ko na halimbawa, nakita ko yan, si Veselin Topalov, tumira ng ganyan. Minsan ginagaya ko rin yan. Pag yung mga top level GMs, nag-E5 din ako. Kapag E6, E6 din ako. Pag nagkarokan sila, sinusubukan ko rin. Hindi naman masama yun. Kasi, kung mas mababa yung level sa kanila ng player, siguradong pwedeng umepekto yung mga tirada nila. O Knight C3. Yung Knight C3, controlling the center yan. So, good move for white. G6, preparing for Bishop G7. Then, Bishop E3. So, itong Bishop E3, preparing naman yan for Queen D2. Then, pwedeng mag queenside castling. And then, hinihintay natin na mag-commit yung Black Castle Kingside. Yan, C6. So, ano yan? Ideal move. Bakit? Kasi, ni-expect din ng black na dito sa queen side magkakase lang white. So, pwede siyang gumawa ng counterplay. So, sa pag-aaral ng opening, dapat alam mo yung, syempre, aaralin mo yung mga possible ways na gagawin ng kalaban mo. And then, i-anticipate mo yun at gagawa ka ng mga traps. O katulad niya ng strategy na sooner, mas madali ka makagpaggawa ng decision. F3. So, F3, ano na yan? Sineset up na yung pwede nang mag G4, H4. Pag nag-commit na ito, mag-castle. Yun ang B5. Siyempre, hindi pa siya rin siya mag-commit. So, bakit? Kapag nag-commit kasi dito, meron ng pwedeng Bishop H6 dyan and then masimula na yung atake ng white. Ngayon naman, safe pa dun sa center yung black. Kaya, okay lang siya dyan kahit mag B5 siya ngayon. Talagang kumakounter attack yung black. Knight GE2. Ayan. Matake na. Bishop H6. And then, Queen takes H6. Ngayon, na-prevent na tuloy yung pag-castle. Bishop G7. Bishop B7. A3. So, preventing B. Sorry. Preventing B4. So, sa ganitong position, sa mga mahiling mag-castle, yan. So, hindi pala sila advisable na mag-castle kaagad, no? Lalo na kung ganito kalakas yung pattern. Kapag ka kayo, may kalaban na perk, and then, nag-castle kaagad, maraming game sa database na plus 4 white. E5. Castling. Queen E7. King B1. So, yan, isa rin to sa mga main strategy, ano. Yung pagka yung kalaban mo nag-castling sa queen side, yan, castle queen side, kadalasan din, pwede ka rin mag-castle queen side. Bakit? Iniiwasan natin yung pawn storm na, halimbawa nga, nag-castle nga dito yung black, and then dito nakapag-castle yung white, sa side na to, and then dito yung black. Talagang pwedeng magsimulan o mag-launch ng mga malalakas na atake. Then yan. C5. So, grabe yung atake ng C5, ano?
open up yung bishop pile and then attacking the rook. Pero may konting risk kasi nga yung king nandun sa side na yun. And then pwedeng mag-cause ng danger. So binubuhay na yung line ng bishop. Kasi dito kasi hindi na pwede, no. Naka-block siya dito, hindi naman din pwede. Dito, pwede siyang tumulong dyan and then dito para ma-develop. So bakit umalis yung king siguro, iniisip na rin na pwedeng mag-check doon, magbigay ng check. O diba, doon nga pumunta yung bishop. D5. So check. So yan, yung mga rooks na yan, syempre by standard theory, dapat naka-centralize yung mga rook. Okay, wait. Knight D5. So grabe, no? Ang daming pyesa na maatake sa D5 square. Pero may counter attack naman kasi, pag may nag-takes, may open file for rook. Okay, tignan natin. Oh, nag-takes, and then, hindi basta-basta pwedeng kunin yan, ha? Kasi merong queen takes. Rook takes queen. So, exchange. Trying to, manipulate this, D5 pawn. Kasi nga, ang dami nila dun. Then, trying to exchange. Pag hindi ka agad nakipag-exchange, pwede magka-problema ang white. So, maganda yung tirada. Grabe yung tira na yun, oh. Rook takes pawn. O, bakit? Pwede ba mag-pawn takes? Ginawa ba ni Topalob yan? O, ginawa ni Topalob. Siyempre, isang buong rook yun eh, no? Pero grabe yung counter attack, no? Check. So, bawal magharang kasi may pwedeng mag-takes, no? Hindi natin kung anong gagawin. King B6 lang. So, na King B6, Queen takes. King takes. Oh, equal pa rin pagdating sa sa bar ng engine analysis. Okay, so dito masyado nang naglakad yung king ng black. So yan, may threat dito. Dinipensahan, then tinakes. Grabe si Kasparov, no? Bakit? Libre ba yon? Pwede kasi pagka nag-queen takes, blunder yan sa iba. Siyempre, hindi naman nagagawin ni Topalob yan. May checkmate kasi dito. Na-free piece yung bishop, blunder. Na-free piece yung knight. Gravitation yung ginawa niya, no? Kasparov. So, binugbog talaga siya, no? Wala akong masabi. Topalob. Pero syempre, tignan nyo, may dalawang rook pa rin si Topalob. Hindi pa rin ganun kadali yan. So, kailangan sa ganito strategy, kapag kayo na lamang, huwag nyo nang pa-counterin yung kalaban. Kasi minsan, may mga mababait na chess player na kung kailan lamang ka na, sinusuntok mo na yung kalaban mo, bigla ka pang humihinto. Tapos, biglang mababaliktad yung laban dahil sa isang tira na huminto ka lang. Kasi nga, may buhay pa, may dalawa pang rook yan. Kapag nakahinga tong black sa position na to, tagpas yung white. Dapat hindi na tumigil dito si Kasparov. Grabe, umaatake pa rin para dun, oh. Ang lupit. Malupit na pin. Bakit? Kapag nag-rook takes kasi, may checkmate ba dito? Hindi. Meron din kain dito ng queen. Anti-buy. Ayan na. Kain nga ng queen. Pag takes ng pawn dito, may delicates dun, ah. Ginawa nga ni Kasparov. So, ang problema na lang, itong pawn tsaka rook. So, lamang na lamang ang white. Pero kapag dito nataranta ka, siyempre, pag-aaral, inisip kasi natin mga ordinary player lang, eh.
pwede pang mabuhay ang itim. Pero syempre dito wala na to kahit sa akin. Delicates na to eh. So, tamang kunat-kunat lang. And then, after 44 moves, nag-resign na. Wala nang kasunod. Nag-resign na si Topalob. So, dito, mapapansin natin, ang pinaka-importante lang naman dito una, malaman natin yung setup. Ngayon, hindi natin masisisi yung mga Super GM kung may binabago sila. Kasi nga, sila din yung nag-i-invent ng mga bagong variation. Ngayon, merong maganda sa perk o yung ganitong setup, yan, hanapin nyo po sa MCO. Bago nyo po testingin yung mga games nila, dapat at least recommended ko po yung MCO, Modern Chess Openings. Nagamitin nyo po yun kasi kompleto yun. Okay. Yun lang po. So, after this setup, white is good. Okay na po ako dyan. Kahit dito pa lang po eh. Yung pagtira ng F3, playable na po yan. Halimbawa, pwede ka mag bishop C4, pwede ka mag knight dyan. Dito castle, H4, pwede po yan. Playable po. So, base po kasi sa akin, ako isang setup player. Magaling ako sa mga setup. And then, sana yung mga payo kanina sa strategy, nakuha nyo po yun. Then, may gusto rin po akong i-share. Isang game ko po na talagang losing ako. Ito, losing ako. Pero nanalo tayo. Meron natira sa kanya 50 seconds, tapos sa akin 34 seconds. Analysis natin. So, mag-back tayo sa start. Nakikita po natin dito 5 minutes siya, and then 5 minutes ako. So, E4, E6, I'm a French player. E5, advance. Queen B6. So, ganyan po ako bumanat ng advance variation. So, base, kinain niya yan, syempre. So, para sa akin, ang best move doon, kundi bishop E2, bishop D3. So, kakaiba yung mga nagtitakes noon, yung bishop, D takes C5. Pero may 50% 1 ang galing, no? Kung preparado ka sa linya na to, tapos ako hindi ako preparado. So, pagdating sa percentage of game, A3 ang pinakamadami. Pero, 49% lang. Samantalang yung E-Tech C5, 50. Pero mas kakaiba to. B4. Grabe. 413 games nga lang. Pero B4, oh. Ang daming percentage na panalo ang white. So, kinuha niya yung 50% percentage, 2,000 games. So, syempre tayo, babawiin natin yan. Mahirap tayong malamangan. Bishop takes C5. Ano? With a develop move. Queen E2. Tama, kasi meron akong takes doon. Blunder kasi kapag take back tayo, yung bishop dito. Syempre, te-takes ko yung pawn doon. Then, yun ang naging decision ko, D4. So, nasa candidate moves ba yung D4? Yes. Pero, ang layo, 6 games na lang. So, kami na lang dalawa sa database, ano? Ayun, makikita nyo po sa database yung games nyo. Kapag nag-a-analyze kayo, nasa database na po kayo ng D-Chess every time na maglalaro po kayo. G3. So, dito, after knight g6, wala na kasing tinetret na d4 eh. Kaya nagna-knight f5 sa French kasi may d4 na tinatarget. Eh, wala ng d4 pawn. Kaya ngayon, naka-knight g6 para tatargetin na natin yung e5. Queen c7 tayo, targetin natin yun. Ayan, queen c7 na ako. Ngayon, sa idea ko, tinix ko na yun, knight takes f4. Kasi sabi ko may double pawn. And then, baka makagawa ako ng activity dito sa king side kasi nga butas. So, ang idea ko pag sa ganito, queen to queen dapat. Kasi, endgame yan eh. Tapos, two bishop ka.
medyo open game. Tapos weakness pa to, pag finish mo yun, pwede malagay yung bishop mo, may ganun. Check. Yan. So, hindi ko pala doon pinadaan. Dito ko pala pinadaan siya. Then, kunyari lang na threat yan. Threat lang sa A2, mga threat lang mo. Kasi baka biglang mapabayaan. So, minsan wag natin ano yun yun. Baliwalain yung mga ganun na patret-threat lang mo ko lang. Dahil mga... Kasi kahit isang pun lang yun, pwedeng bumigay yung stamina ng kalaban mo psychologically. Yung madismaya siya kasi may napabayaan siyang pun. So, rook. T8. So, yan. Sinecentralize talaga natin yung mga rooks. So, dito ako nahirapan. Pagtira dyan ng knight na yun. Ang lupit niya. So, tsaga-tsaga lang. So, dito sa position na to na, 1 pawn down na tayo. Pawn down tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa akin, 3, 6. Oh. So, kapag galamang po sa inyo, kalaban nyo, tip number 1, magpakabait po muna kayo kung hindi kayo magkakaroon ng counter attack. Ayan, baka bait lang. So, binuhay ko muna yung bishop ko, no? Siguro, best counter niya dito, F3, ganun. Tapos, mag-B5, mga ganyan. So, ang iniisip ko dito, pwede niya i-takes. Then, i-takes ko. Pero, syempre, ayaw niya rin, siguro. So, dito, medyo, ano, delikado tayo. Kasi, merong suporta yung winning pawn niya dahil sa rook. And then, aalis yung queen natin. Pag umalis dyan, sa kahit anong square dyan yung queen, pwedeng ano eh, pwedeng mag-push na siya ng pawn. So, syempre, aalis tayo. May threat ng knight. And then, push pawn. And then, nakakuha pa ng pawn doon yung queen. So, ang laki na ng problema. So, bakit ito pinapakita? Kasi, hindi naman lagi sa panalo tayo may natututunan. Kahit sa pagkatalo natin. Kaso nga lang dito, nanalo man ako. Pero, ipakita ko man lang sa inyo na yung salitang never give up mentality. Bakit? Umatake ako doon. Ito na. Kukuin na siya. Magkakakuin na po. Unstoppable. Kasi pag umalis yan, pupush niya na yan, queen na yan. So, I decided na hindi na lang alisin yung rook dyan. Kasi pag atinix niya yan, at least, may cover pa rin yung queening square niya. And then, I'll do this move to create checkmate. Siyempre, ano rating ng kalaban natin? 21-91. Matibay na rin naman yung player na yan. Dinipensahan niya by playing F3. So, by playing F3, nag-check tayo dun. Malupit na check. So, dito ko na-appreciate yung araw-araw na pagpapasil. Sabi ko, familiar na to sa akin. O, pagka pumunta siya dun, goods. Pero, takes ko yon. And then, lalabas siya, takes ko to. Ubus na kagad yung white. Bumaliktad. Pero madamot siya. Ayaw niyang mangyari yon. And then, black to play and win. Siyempre, titakes natin to. And then, after that, nag-resign na siya. Wala nang ibang tira. Bakit? Kasi even na mag-win siya doon, checkmate. Yan. Even na mag-siyempre, magharang siya dyan, wala na talaga. So, yun lang. Never give up. And then, huwag tayong madidismaya kapag lumalamang sa atin ng kahit konti yung kalaban. So, after na nagkaroon siya ng knight dito, ano eh, parang, ano ito eh, kumbaga na-touch move ko na nga ito, na-drag ko na nga ito ng konti. Sabi ko, saan ko ilalagay? Iti-takes ko na ba ito? Napapaisip na akong ganun eh. At least may kapalit. Pero sabi ko, wag na nga lang kasi baka magkaroon pa ng problema. Knight take rook, rook take rook. Yun na lang pwede na yun. Pero biglang,
Sabi ko nga, dahil nga yun ang purpose ko, unang purpose ko lang dito eh, makapag-fork eh. Eh kasi nga lang, tong rock pumunta na dun eh. So, nagkaroon ng genius, then nagkaroon ng blunder. Then wins. So, yun lang po for this video. Sana may na-share po ako sa inyo sa perk defense, kung paano po umatake. Yan po yung basic setup ko ng perk defense. And then mag-aral po tayo ng ano, MCO for further openings. Pero nagtuturo pa rin po ako niyan ng one-on-one session. So pwede niyo po akong i-message by Facebook or mag-comment po kayo dito sa aking video. Marami pong salamat. This is Coach Eman. Sana po natuwa kayo for this video. May natutunan po kayo. Yan sa muli, magkita-kita po tayo mga chessboard. Paalam po.